Cora, kailangan talaga yung mga pagbabalot po natin ng ating mga regalo. Handa na by this time dahil mahirap po mag-rush sa ating mga pag-Christmas shopping. And of course, speaking of Christmas, I'm sure yung iba po dyan, conscious na sa kanilang pangangatawan. Dahil malapit na po ang mga family reunions, di ba? Ay, nagsimula na! In the past, Connie, na-feature natin mga pampapayat, mga exercise, aming dieta. Pero kakaiba po yung aming Balik Alindog program ngayong umagang ito. Dahil ngayon po papakita namin yung pagtapyas ng taba at paglipat ng mga tabang yan dun sa mga parte ng katawan na kinakailangan naman ng konting taba. Ayun. So, ang tawag ko dyan ay fat grafting, no? Uso ba ito ngayon, doktora? Actually, nauuso yan. No? Isa yan sa option bukod sa implant, no? Bukod sa dermal fillers. Yan ang isa sa mga option na binibigay ng mga plastic surgeons ngayon. So, kumbaga, kukuha siya ng mga sobrang taba sa katawan ng mga pasyente at ililipat din yon sa ibang parte na kulang. Sa ibang parte, kagaya sa breast, sa butt, or sa pisngi. Pero syempre, mga kapuso, paalala ho namin dito sa Pinoy MD, unahin ang kalusugan, ha? Huwag ko tayo maging padalos-dalos pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya ito na ho, importanteng malaman natin ang buong katotohanan at impormasyon ukol sa fat grafting sa report na ito. Kapag ang isang tao mabilog ang mukha, ang kadalasang kantsaw sa kanya, Siupaw! Sarap ng siupaw! Ang mga kapuso naman natin na siksik ang mga braso, madalas ding makarinig ng pang-aalaska. In the blue corner, weighing 250 pounds, Ducky. Malaki lang ang braso, boksingero agad. At ang tukso sa mga taong halos magkiskisa na ang mga hita. Hoy! Pata! 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 Bili na kayong pata! 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 Oo nga't problema ang pagkakaroon ng hebigat na timbang. Pero ang mas nakakainis daw kung minsan, kapag ang karagdagang taba napupunta sa mga braso, hita, at kasabay nga rin ng paglobo ng katawan ay ang pagbilog ng mukha. Para sa mga gustong mabilis na matapyasan ang taba sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, maaari silang sumailalim sa tinatawag na liposuction na kung tutuusin matagal ng uso sa Pilipinas. Sa procedure na ito, may aparatong itinutusok sa pasyente na siyang humihigop sa kanyang taba papalabas ng katawan. Pero may bago na raw ngayon, isang procedure na kung saan ang nahigop na taba ibinabalik muli at inilalagay naman sa ibang parte ng katawan ng pasyente na nais niyang palakihin. Dagdag bawas, ika nga. Ang tawag daw dito, fat grafting. Yung fat graft kasi, yung bagong ginagawa ngayon is, kukuha ka ng fat, mag-harvest ka sa ibang part ng katawan, kung yung part na ayaw mo, tapos ipaprocess mo yung fat, yun ang i-inject mo din. Ang 46 years old na si Violet, tatlong beses na raw sumailalim sa fat grafting. Ang taba na kinuha sa kanyang tagiliran, inilipat sa kanyang dibdib. Kasabay daw kasi ng pagbigat ng kanyang timbang ay ang bahagyang paglawlaw naman daw ng kanyang dibdib. Bagay na kung tutuusin, natural lang sa mga babaeng nagkakaedad na rin. As you age kasi, syempre nagsasab na rin yung skin mo. At the same time, yun nga, yung hindi na siya firm. Pero may mas malalim pa palang dahilan kung bakit sumailalim si Violet sa fat grafting. Taong 2011 nang ma-diagnose siya na positibo sa sakit na breast cancer. At para hindi na kumalat ang cancer cells sa ibang parte ng kanyang katawan, kinailangang tanggalin ang kanyang kaliwang dibdib. At na maging cancer-free na si Violet, naisipan niyang sumailalim sa fat grafting. Kasi kailangan ko ng donor site. Pag sinabi mo kasing donor site, dun ka kukuhanan ng taba or ng fat cells na ililipat dun sa area na mas kailangan niya para madagdagan siya. Nang araw na yon, nakatakdang sumailalim si Violet sa ika-apat niyang fat grafting procedure. Una munang ginuhita ng doktor ang parte ng kanyang katawan na pagkukuhana ng taba. Pero ito dati, lubog na ganun. Di ba? Paloob talaga. Pagkatapos, inihiga na si Violet at tinurukan ng anesthesia. Ang tabang nakuha sa bandang tiyan, iprinoseso muna ng ilang minuto. Tsaka muling itinurok sa dibdib ni Violet. May
kamahalan man ang fat grafting na nagkakahalaga ng 125,000 pesos kada session, pero tila hitting two birds with one stone naman daw ang procedure na ito. Dahil sa minsang pagsalang sa fat grafting, nakapagbabawas ka na ng taba, nakapagdadagdag ka pa sa ibang parte ng iyong katawan. Ang natirang taba, ipinalalagay pa nga ni Violet sa kanyang labi. Uuwi na siya, mapapahinga lang siguro sandali, tapos bukas pwede na siyang magtrabaho ulit. Tapos, yung procedure, nagawa namin yun, less than 1 hour. Ang resulta ng fat grafting procedure, dumedepende raw sa kung gaano karaming taba ang makukuha mula sa pasyente. Kung minsan, matapos lang ang isang sesyon, makikita na raw ang pagbabago. Ang karaniwang pinagkukunan ng taba o yung tinatawag na donor sites ay ang tiyan, tagiliran at ang mga hita, na siya namang madalas na pinapalipat ng pasyente sa kanyang dibdib o puwetan. Pero sa totoo lang, hindi naman lahat can afford sa ganito kamahal na paraan ng pagpapapayat. Kaya ang tip namin sa mga gustong magbawas ng timbang, ang kumain. Tama ho ang pandinig ninyo mga kapuso, pero hindi naman ng kung ano-ano ha. Kundi yung mga pagkain na imbis daw na makataba ay maaari pang makatulong sa pagsusunog mismo ng taba. Isa sa mga itinuturing na fat-burning food ay ang sili. Bukod sa nakapagbibigay ito ng sipa ng anghang sa mga lutuin, napabibilis din daw nito ang proseso sa ating katawan na kung tawagi thermogenesis. Basta anything na maanghang, it could actually increase for a few more percentage yung ating thermogenic effect compared to other foods. Ibig sabihin, pwede siyang mag-increase ng metabolism natin ng konti. Isa rin sa mga itinuturing na fat-burning food ay ang gulay na broccoli. Mayaman kasi ito sa tinatawag na sulforaphane. Ito'y isang uri ng phytonutrient na nakapagpapastimulate daw sa mga fat-burning enzyme sa ating katawan. Ito yung mga kemikal na natural na tumutunaw sa ating mga taba. At syempre, mayaman din sa fiber ang broccoli na siya namang nagpapaganda ng ating panunaw. It enhances yung satiety factor. Pag kumain tayo ng something na merong indigestible fiber, it can help with the feeling of fullness. At ang huling fat-burning food na tip namin sa inyo ngayon mga kapuso ay ang green tea. Mayaman daw ito sa catechins, isang uri ng phytochemical na nakapagpapabilis daw ng ating metabolic rate o yung proseso ng pagtunaw ng katawan sa ating mga kinakain. Sa pagbabawas ng timbang, may mga pamamaraang makabago at may mga impormasyong malaki rin ang maitutulong. Kaya mga kapuso, wala nang dapat idahilan ha? Makijoy na sa aming Operation Tabyas, taba!